Hi guys! Kamusta kayong lahat? My name is Rizal Mendoza and welcome to my channel! So today's video po, tayo ay mamimitas ng ubas. Joke lang, syempre. Tayo ay mamimitas ng ating mga babies ng ating cactus. So as you can see, oh, kakaibang cactus naman yan guys. Yung makakita ninyo, ang tawag natin dyan ay mga klase ng cactus na gymnocalcium hybrid po sila, para siyang variegation, o no, may variegated colors yan sila guys, ha. Hindi ko po yan ipininta, hindi ko inispray, hindi ko siya binabad, natural na color lang yan guys. Yeah, wala akong power na ganun. So ang ganda, di ba, natural lang niya na kulay yan, may variegation siya. Tsaka bawat mga gymno guys may iba-iba silang kulay, actually po may iba-iba din silang name. So ito yung mga pinamimitas natin ngayon is mga babies na ipaparoot natin yan. Yung iba guys, actually, pwede po natin yang i-graft sa mga like dragon fruit or any other cactus din. So, pwede siyang i-graft doon. Kaya lang, ako'y wala ng time. So, ayan na, pipitasin na lang natin, yun is tiger, yan siya. So, pipitasin na lang natin, yung kulay niyan guys, hindi po yan, ano ha, magic ha, natural na kulay lang niya yan. At totoong kulay po yan, hindi po peke. So, ayan, ipipitasin lang natin, dito naman si Black Gymno. Gymno po, shortcut ng gymnocalcium na mga klase ng cactus. So, kung nakikita nyo, yung aking kamay, hindi nasasaktan kasi sanay na po na matusok-tusok. At tutusok-tusok din. Masyakit din minsan. Yeah, masyakit din siya. Pero ano, yung sakit yung parang ano lang siya. Yung hindi masyadong masakit. Pero syempre minsan matsamba mo talagang tutusok yan. So yan na nga, habang pinipitas natin yung iba. Ito si Christmas yan. Christmas Gymno yan siya. Pagkakaalam ko. Malaking-malaki na yan guys. At marami na po siyang mga anak. Nakita nyo naman mga itsura nila. Parang candy. Parang mentos. Alam mo nyo yun. Parang lollipop. So, alam nyo, hindi ko nasasabihin yung price nito guys, ha. Alam ko yung iba dyan may mga idea kung magkano yung mga hybrid na ano, na cactus. So, yeah. Ang isa actually nyan guys, yung isang butil na kinapuha ko, depende po yan sa lugar ha. Pero I think ang meron yan 750 pesos yung kulangot size. Ito yung mga aking mga isang taon gulang na mga naitanim na. Meron na po sila. Ito naman yung mga pinagtatapon ko dyan sa aking mahiwagang bowl. Ito yung propagation sa mga succulents ko. Yeah, pinakita ko lang. Sisingit ko lang. Sinisingit lang at total ano na. Andito lang naman din ako. Ito naman yung mga living stone, mga lithops po yan. Lithops tawag dyan sa kanila. Living stone, bato, living stone, yes. So, ito na. Napitas na natin sila, di ba? Ang gaganda. Mukha silang mga candy. Candy na galing sa ano. Mukha din silang star. Iba-iba ang color, iba-iba din yung name niya. Pinaghalo-halo ko na guys. Pero next time na lang po, sa susunod pag meron tayong time, ha, mag-graft tayo sa ano, sa dragon fruit. Kasi ang difference lang naman ng dragon fruit into own roots, meaning own roots is i-direct mo siya sa soil. So ayun, gagamit tayo ng ating mahiwagang fast rooting hormone powder na isasawsaw natin dyan at kakainin. Joke lang. Huwag pong papakin ha, hindi po yan popcorn. Yan, nalagay natin sa ating choco crumble graham cracker. Mingo, wala yung mingo flute. Hindi, ito yun guys. Yung ating potting soil na yan is made of, yung pinaka bottom yan ng pot ko is cactus soil mix. Yung fumestone, yung ating organic na mga materials like rice hull, carbonated rice hull, o yung mga kukupit. And then the next level po niya, nilagyan ko siya ng akadama soil. So si akadama soil, isa siyang special ingredient. Special soil po siya. Makikita nyo lang si akadama soil, syempre sa pangalan pa lang. No? Makikita po siya sa lugar sa Japan na sila lang talaga merong ganyan sa buong mundo.
Yes, medyo mahal-mahal lang konti, Maharlika lang siya, pero sure na sure kasi kapag ka mga rare na ganito, mas maganda kasi ang tubo niya, guys, at saka medyo mas mabilis yung tubo ng roots niya. Pero pure akadamasol, meaning pure na buhangin po yan. Itsura niya yung parang brown na chocolate, ano. Basta pinatong ko yan sa taas para every time na mag-water ako, soul draining pa rin pababa. Yeah. So, abutin tayo na ng isang taon bago yan siya mag-root or bago siya maging stable, na lalaki siya, makikita niyo yung growth niya. So, yun na siya. Mabilis lang naman. Pagkatapos natin sausaw, papatong natin dyan, i-arrange natin sa kanyang pot. So, ito na nga, ang difference between own roots, meaning yung dinirect mo siya sa soil at saka sa grafted, is mas mabilis yung cactus na yan, mas mabilis siyang lumaki pag itinanim mo siya sa dragon fruit or any other cactus. Pero ito naman, matagal naman ito siyang tumubo. Yun nga lang, direct soil na siya. Wala siyang tinataniman na ibang sayon, kumbaga. Tsaka, syempre, alam nyo na, sa nusunod po, i-discuss natin po yung about grafting naman. So, ayan na nga, mas mabilis po siya kasi, kaya nakikita nyo yung iba, meron kayong makikitang ganyan na parang lollipop. Ito naman direct soil yung sa atin. Kasi po, ako ay naniniwala. Mas maganda po kasing tingnan, mas matibay kapag naka-own roots or diretso siya na tumubo yung kanyang mga roots doon sa soil. Kumpara mo naman, itutubo mo pa sa ibang stem kasi hindi po tumatagal. Yeah. Ito pa matagalan talaga hanggang lumaki sila. Minsan kasi diba matutumba na ang laki-laki na nila. Nakita nyo naman kanina yung mother plant niyan. Ano pa kaya kung lalaki pa yan na masyado? Buti na lang malaki yung ano natin, yung ating dragon fruit. So ito na sila, finished product, mukha na silang pagkain. Thank you so much po sa panonood. See you next time po sa aking YouTube channel. Bye-bye!